Okay, aray, hello? Char. Hello? Hi guys, welcome to a new video. So it's Friday again, and usually kapag ka-Friday, gumagawa tayo ng fitness-related video. Okay, so, ayun, mahilig ako mag... Busy ang kapitbahay. Alam nyo kasi, may kapit, yung kapitbahay ko, gumawa ng ano, yung parang nag-open ng karinderya, so... Queuing sila ngayon eh. So busy. Okay. Anyway, pasensya na kayo sa ingay kung may naririnig kayong background noise. Kapitbahay po namin yun na... Yeah, yun nga. May karinderya. Yeah. So, I really love working out. Although, as far as I know, I'm like the laziest person I know, but when it comes to working out, I love working out. Medyo kailangan ko lang ng konting like tadyak yung motivation na lumabas ng bahay, but once I'm out, gusto ko talaga mag-workout. The only problem I have with working out is that I have like I was gifted with like bigger boobs, and if you are someone like me, you would definitely understand the struggle of like having like the boobies. Alam mo yun, yung parang ang hirap-hirap niyang hindi naman siya mahirap, it's just that my struggle with like the boobs, with my boobs, is that ayoko na parang pinagtitinginan ako ng mga tao, especially when I do running, if I do not have like the correct support, parang ayoko yung motion niya. Yung parang nakikita sa TV ba? Yung mga... Well, yun. Ayoko ng ganun. Basta, nako-conscious ako sa ganun. Kasi yung parang obvious kasi talaga siya. And also, one more thing is that kapag ka, gumagawa ako ng something na nasa naka-level sa lupa, like, push-ups, or yung... Kahit nga yung mga... burpees, yung mga ganun, yung pagtumatalon kang ganyan, tapos yung tangang nahihirapan ako doon, hindi sa mahirap siya, actually hindi po mabigat yung boobs, ewan ko lang, hindi ko alam ba't napunta tayo dyan, pero actually hindi talaga, yung assumption kasi ng mga tao, kapag malaki yung boobs mo, mabigat siya or nahihirapan ka. In my case, hindi naman ako nahihirapan, nako-conscious lang ako kapag gumagalaw ako or whatnot. So, yun lang naman. So, I really actually need like a good support for my boobies. Dati-rati, nung medyo maliit pa ako, like, maliit, hindi ako masyadong particular sa type of bras na ginagamit ko. Pero nung medyo lumaki na ako ng konti, yung parang nagiging conscious na ako. Aside from, gusto ko silang gamitin kasi medyo... yung may mga sports ba na fashionable. I really like the support that it gives. Hindi masyadong matalon yung... hindi masyadong matalon yung boobs. Tapos, hindi din siya masyadong ne-emphasize kapag ka gumagamit ako ng sports bra. That's why I really like wearing sports bras. Ang problem ko is ito din. Dahil din sa boobs ko. Dahil malaki yung boobs ko, nahihirapan ako maghanap ng isang magandang, ng good quality na sports bra sa size ko. Tapos medyo mahal pa. Nakakainis. pumupunta ako most of the time sa mga department stores. May mga sports bras akong ginagamit before na medyo fit sa akin before. Pero kasi nga lumaki ako, slight. Kasya pa naman sila, kaya lang medyo nahihirapan akong pumasok sa kanila, or kung minsan yung iba, yung parang siguro sa tagal, medyo hindi na sila comfortable na suotin. Hindi ko ma-describe yung feeling eh, pero may isang sports bra ako na ayokong gamitin kapag tumatakbo ako kasi hindi niya na sinuserve yung purpose ng sports bra. So, yun, I needed to buy new sets of sports bra, and ang tagal-tagal ko naghanap, guys. Hindi lang mahirap maghanap, ang mahal pa. Most of the time, nakakakita ako $699, $599 for a sports bra. I mean, okay. Ang maganda nga yung quality nila, pero I do not want to like spend that much on sports bras. So, okay, sige. Thank you, kuya. Okay, perfect. So, yun, recently, I went with Rodamay
sa SM, and heto na, guilty na ako. Pumunta kami sa SM because my sister is actually going to Pangasinan sa place ni na mama, and mama asked me to like send her something, so I needed to like buy something sa SM. That's why napunta ako doon. Tapos sabi ng kaibigan ko, kailangan ko bumili ng t-shirt kasi Radamay had to go home then sa Dapitan. So dumaan kami ng surplus shop, which was like a huge mistake at that time kasi kakasweldo lang namin tapos may GC pa ko. Basta ganun. Anyway, nung pumunta ako doon, I was really like parang I found love. Ang weird. Alam niyo yung emoticon. Alam niyo yung parang yung emoticon na may heart sa mata, yun talaga yung parang nai-imagine ko yung sarili ko, yun yung nakikita ko. Kasi when I went there, sabi ko, uy, may mga sports ba? I-check ko yung chances ko. Baka may isang, at least isa man lang na large. So, nung lumapit ako, I fell so deeply in love and I got 3. So, yun yung ipapakita ko sa inyo. Ba't ang haba-haba ng introduction ko? But anyway, bumili ako ng sports bra. In short, bumili ako ng sports bra kasi kailangan ko sila. I must admit, hindi ko sinasuggest sa inyo na gawin nyo din yung ginawa ko kasi hindi siya practical. But in my case, kinailangan kong bumili ng 3 sports bra in one go kasi natatakot ako na baka maubos na sila pagbalik ko. Kasi ang hirap-hirap talagang maghanap ng sports bra para sa akin. So, here are actually the sports bras that I bought. Okay. So, first, meron ako nitong parang medyo camouflage na sports bra. Ganyan yung itsura niya. So, basic lang. Ayan. And, ganito yung likod niya. May butas-butas pa. So, this one, I got this for $299.75. Ang size nito is large. And, this one's from Forever 21. So, I really like that. Actually, yung mga sports bras ng Forever 21, sobrang mamahalin din. Hindi ko alam kung bakit. Pero pag pumunta ka sa stores, the sports bras range from about 500. Swerte ka na kung may makita kang sports bra na 500, most of the time 700 to 1,000. So, ito, I really like it. So, ayan, siya. Ayun. And the next one that I got is ito. Ito yung nagdalawang isip ako na kung kukunin ko ba siya or what, pero kinuha ko siya kasi. This is also for $299.75. So, ganito yung itsura niya. Forever 20. Actually, lahat sila Forever 21. So, ayan. Yung itsura niya. May detail siyang aray. Hindi ko. Basta may ganyan siya, oh. Ayan. May parang ganyan siya. Ayan. Ito yung pinakamahirap sa kanilang, ito yung pinakamahirap na suotin dahil dito. Parang sumasabit kasi siya sa fats ko kapag sinusuot ko. But this is how it looks like. Ano ba pa ulit? But this is how it looks like. And then sa likod, ayan, may detail din siyang butas na ganyan. So, ayan. Okay. So, ito yung pinaka-supportive na bra. Supportive. And the last one that I have here is itong basically plain. Okay. Itong plain na sports bra na to. This is also from Forever 21 and this is also for 200 kano nga ulit yun? This is also for $299.75. So, hayan. And also from Forever 21. Ganito yung detail niya sa likod. O, diba? Cute. So, ayan. At dahil dito, dahil sa mga details na to sa likod ng sports bra, the next na problema ko is yung parang pang-damit ko na pang-upper kapag nag-workout ako. Kasi gusto ko sana na dry fit kasi nag-e-etchos ako. Inaamin ko dun sa mga tops, yung fitness na tops. Okay lang naman kahit ano, pero wala lang. Gusto ko lang ng matinong damit. Kasi yung mga damit na meron ako are V-necks. So, kapag ka tumatakbo ako or kung may gagawin ako na nasa floor, like yung mga core na exercises, ayoko sana na makita yung boobies ko kasi sobrang plunging ng mga V-necks ko. So, bumili ako ng 2.
So, the first one that I have here is, parang ganito lang siya. Ayan. Basic na shirt. Sa harap. Tapos, pag sa likod, ayan, may butas siya. O, oh, diba? So, maganda to kapag kasinuot mo yung mga, kasi nakikita sila. So, ayan. This one I got is for $199.75. And this one is from Gap. Gap Fit. So, yun. Pasensya na may palanggana. Sure. So, yun. Lastly, I also got myself this shirt. Basic t-shirt lang talaga siya. Ayan. For workout. This one's from Lululemon. And then, yung size niya is 10. So, ayan. Parang dry fit lang na basic-basic ganyan kapag ka tumatakbo or like gusto mo simple-simplehan lang. Ito yung susuotin ko. So, ito, anong tawag dito? So, ito, hindi ko siya masyadong gusto kasi parang yung material niya is nagkikling masyado sa katawan kong chubby. So, hindi ko alam. I'm gonna be figuring out kung anong gagawin ko dito. Siguro, sasapawan ko na lang ng jacket, which is wala din akong jacket kasi pinamigay ko na. But, yeah, that's it. This one I got for $299.75. So, yeah, those are the, like, fitness stuff that I recently bought. Wala lang. Again, hindi ko po sinasuggest na gawin nyo yung ginawa ko. Although, kung may pera naman kayo, okay lang. Kung wala, huwag nyo nang pilitin. Makakapagtakbo naman kayo. Especially kung maliliit lang naman din yung boobies nyo. Makakapagtakbo at makakapag-exercise naman kayo gamit ang basic na bra. But then again, that's not me telling you na wala kang karapatang bumili ng sports bra dahil maliit ang boobs mo. Sinasabi ko. But anyway, yeah, that's gonna be it for this video, guys. Thank you very much for watching. Yeah, please do not forget to give me a like and comment sa baba. Share this video to your friends para matulungan niyo ako. Anyway, if you haven't subscribed to the channel yet, please do go ahead and subscribe. Let me know if you have a channel yourself so I can also subscribe to your channel. And yeah, especially if you have the same content. If you're interested with like fitness and all that, tsaka kapag ka pareho tayong chubby na nagsa-struggle, at least we can support each other sa journey na to. So, yeah, that's gonna be it. Thank you very much for watching. I'll see you again next Friday. Bye!